ko kayong host. Yan na. Okay na, in-progress na daw. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po for another prayer gathering ng LA Philnas. Salamat po sa for you guys made time for this prayer gathering kung saan pinagpo-pray natin ang lahat ng mga prayer requests ng mga pamilya natin, mga kaibigan natin. So, ayun po. Tayo po ay mag-uumpisa sa opening prayer. O, Pastor Jeff. Mm-hmm. Yung kayo na mag-opening prayer. Sige. Dapat starting next week, kakanta na si Aldrin na, no? Pwede. Okay, sige. Manalangin tayo. Nakilang Ama, maraming salamat po sa pagpapala ninyo. Salamat po sa gabi na to na papayapa. Pinagpala ninyo. Salamat po sa mga buhay namin, sa relasyon namin sa inyo, Panginoon. Kinataas namin kayo, Panginoon, at we acknowledge that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Kayo po ang Creator of Heaven and Earth, at sobrang blessed po namin dahil kayo ang Diyos namin. Hinihingi rin kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga nagawa namin, mga naisip namin, mga nasabi namin na nakasakit sa inyo, Panginoon, na nakasakit sa ibang tao. Dalangin namin na patawarin niyo po kami, pagkalinisan niyo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang mga itataas namin ngayong gabi. Punong-puno kami ng pasasalamat na bago namin sabihin lahat ng aming prayer request, eh dininig niyo na, Panginoon, sapagkat kayo pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hey, maraming salamat po, Pastor. Tayo po ay dadako sa praise report. Ayan. Alam ko mga nag-praise report na yung iba kanina, pero kung gusto niyo pong ulitin, dahil ngayon po ay naka-record na siya. Ayan. Mauna na po ako. So, si last Sunday po, di ba absent si Erza? Kasi nga po ay meron siyang ubo tsaka si Pon. So, inahawa din si Conrad. So, test po kami tatlo and praise the Lord, negative po kami. So, ayun. Praise the Lord. Sino po ang may praise report? Ako, papasalamat ako. At okay na. Nakaramdam ako ng hindi maganda Tuesday night. Tapos in pain ako Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tapos pagdating ng Sunday, umu-okay na ako. Naramdam ako na yung relief. So thankful ako na mahirap kasi magkasakit na panahon ngayon. Saka syempre, thankful ako dahil negative din yung COVID test. Sa dami-dami kasi na nababalitaan mo. Di ba ngayon, napansin niyo ba kapag ka, hindi ka lang medyo, parang hiningal ka lang, naku, baka may COVID ako. Yeah. Okay, inubo ka lang, sinipon ka lang, hindi kaya may COVID ako, parang ganun na. No? Sobrang proud ng mga tao ngayon. Eh. So, buti na lang, medyo tayo na. No? Papasalamat din ako sa Diyos kasi yung church natin, nagbukas tayo na November 1, 2020. No, wala tayong outbreak hanggang ngayon. Wala naman na hospital ng ano. Maraming may nagkakasakit ng konti, pero hindi naman yun. So, biro nyo, nag-increase pa yung numbers natin. Di ba? So, nakakatuwa lang na nakita ko lang kung paano pinaproteksyonan. Kasi ang dami ko kasi napanood o storya na yung hindi naman sila lumalabas ng bahay tapos nagkaka-COVID sila. Di ba? Eh, samantalan tayo para tayong simalayang dala. Si Malaya nga nagpahinga na, napagod. Grabe, dami niya napuntahan. Quarantine eh. So yun, excited ulit akong magtrabaho ulit at makasama kayo ulit. At nang huwag maputol yung sabi nga, strike while the iron is hot. At purihin ang Diyos dun sa mga nangyayari sa simbahan natin. Excited ako. Meron akong second win, kumbaga. So yun. Thankful ako sa Lord. Thank you, Lord.
Oo nga, nag-greet namin kayo. Pastor eh. Oo nga eh. Yeah. Mahirap. Mas masarap sa church kaysa sa bahay manood ng Korean novela. Praise the Lord. Okay. Sino pa po may praise report? Kami naman po, thankful po kami kay God and sa prayers din po dito sa ating dahil yung anak po namin na nagpa-test ng COVID is negative and yung kanyang urine and stool is normal po lahat. So, panatag na po kami na okay siya. Amen. Kasi talagang natakot talaga. As in talaga grabe. Amen. Yeah. Amen. Thank you. God is good. Mm-mm. Naku, lalo na pagbata, ano? Yeah. Kasi pagbata eh. Uy. Praise the Lord. So, tubig. Naku. Napaka-importante na. Tubig. Pastor, tubig. Hindi po iced tea at hindi po soda. Wala, break na kami ng soda. Kabibili lang kanina. Ano ba yan? Mahirap magkasakit. Hindi nga ako makatayo eh. Oo. Kaya ayoko na. Bumaba nga grades ko. Oo. Bumaba din ang timbang. Ayos. Ayun. Okay, sino po ang may praise report? Ako. Tayo po ay pinagpapala palagi ng Diyos. So, hindi po tayo nawawala ng praise report. Di po ba? Thank you kay Faith, yung ating ano. Yung, yes. Uy, at saka maraming classmate. Marami kaming ano, mga nag-sit in na mga classmate. I know. Dito, may principal pa nga kayo. Nakita ko. May principal kami. Yes. O, di ba? Marami silang nakisit in. So, praise the Lord. Kay Faith. Ayan. Praise the Lord. Kala ko na ano eh. Biniro na ako ni Pastor Josh. Oh. Binadaan ng couch yung ano, patio. Total London daw tayo palagi. Lagyan mo kaya ng couch. Hindi, seryoso siya. Seryoso. Lagyan mo kaya ng couch. Tapos, ano yun, yung cone para hindi daw pag bumaba dun sa ano, hindi daw masagasahan yung tao. At parang sinasabi niya, total, di kayo mapigilan. Sige na. Ganyan na ng couch. Ako naman ilalagay yung couch pagkatas gamitin. I know. Yun nga eh. Ay, nako, mag-donate siya. Joke. At least, di ba, nakikita niya na hindi lang tayo basta tambay. Alam mo, may mga ano tayo, mga ginagawang for the Lord. O, di ba? Tambala sa buhay. Hindi yung puro kain lang. O, di ba? Kasi pag nakikita niya tayo, puro kain eh. Kain kasama na yun, kain din. Oo. At least ngayon nakita niya meron tayong training, o, di ba? Ito pa yun, may mic pa yun, pastor, naka-mic sa, pa yun. Sa limang churches, tayo lang naman ang mahilig kumain. Pansinin niyo. Oo nga. Limang churches tayo doon, ha? Dalawang Korean, Hispanic, English. O, panglima yeah. Tayo. Tayo lang ang mahilig kumain. Pansinin niyo. Oo nga. Ay, nako, praise the Lord. Okay, sino pa po? Usually, Pastor, ang fellowship ay kasama rin ang pagkain. Eh. In sociology, ganun ang turo. Eh. Opo, talagang ano yan, partiya ng buhay. Mm-hmm. Kapag, ano yan eh, parang talalo na sa ating Pinoy, parang hindi kompleto pag di kumain. We find joy din sa pagkain talaga. Napapasarap ang fellowship eh, pag may pagkain. Ay, boba. Oo. O, di ba? Lalo ng boba. Okay, sino pa po ang may praise report? Ayan. Pastor Bert, nag-unmute. Did I launch your microphone? Pastor Bert, may praise report. Ay. Ayan. Okay, maraming salamat po. Praise report. Salamat sa Panginoon na ako'y humihinga pa. Sabi ng Panginoon, although sa breath, sabi niya, praise the Lord. I'm praising the Lord at salamat sa Panginoon na kanina lang yung anak ko na si Wedge, no? She's continuing her nursing, yung ano niya, sa program niya or itong mga ilang ano niya,
subject niya. And yung nakaraang ano niya, sabi niya, she was not able to pass the that exam. Yung nagkaroon daw siya ng maling, apat lang yung mali niya. So napakataas nung standard ng ano nila, ng yung kanilang eskwela, yung LAC-USC. Sa nursing. Kanina, sabi niya sa mami niya, pag-pray niyo ako, sabi niya, I will take again the exam. Yung sa dosage ata, I don't know, dosage yung sinasabi. Meron natang computation yun or something. So sabi ko, oh, right now, let's pray, sabi ko sa mami niya. Then after that, siguro after 2 hours or 3 hours, or 2 hours siguro, when they finally have the exam, natapos yung exam, tumawag sa mami niya. Sabi niya, 100%, sabi niya, I passed the test. So yun, I believe na yung prayer natin eh, pinapakinggan ng Panginoon. And I give glory to God sa mga kahit na maliit na bagay na yung ganun eh. I know the Lord is always there. Sabi nga nung kanina, naglaro kami itong inaalagaan niya, itong audio. Sabi niya, bakit ganito nangyayari ngayon sa ating kapaligiran? Sabi niya, hurricane, sabi niya, COVID, fire, sabi niya. Well, sabi ko, we are on the last days, really, the Lord, evil on the last days. Sabi ko talagang maraming mangyayari na evil times. But sabi ko, we can call on upon God, and I quote mga verses. Alam niya yung mga kinu-quote ko sa Old Testament. If my people who are called by my name, sabi ko sa Chronicles, tumatango siya, alam niya. And sabi ko, just call upon God and have faith. Sabi ko, just believe. And I know that beyond those clouds, sabi ko nga sa kanya na there's the sun still shining. And at the end of the tunnel, there's a light. And pakonti-konti. Alam ko, pero Terelvi talagang sinesyeran na rin niya. And sabi ko, binabanggit ko ang Diyos sa kanya. Then, kanina, sabi niya, did you take Moses? Sabi niya. Sabi ko, hindi ko pa tinake si Moses. Gusto ko sana, I have a written, mayroon ako sulat na nanggaling sa iyo. Sabi ko, tumawa siya. Kasi binibigay niya si Moses sa akin yung statue na nakaupo na merong ano, merong ganito. Yung mga baras. Kaya yung mga ujo, mostly mga lawyer, I believe. Ang hero kasi nila eh, I believe one of their heroes is Moses as the lawgiver. Yeah, lahat ng mga ujo eh, lawyer eh. Doon sila, yeah. So yun, pakunti-kunti nakakapagsira ko sa kanya. Praise God. Thank the Lord. Hoping and praying na sabi ko nga na ilang ano na lang yung buhay niya. 97 na ata siya or 90. Ano. Sabi ko eh, hoping that he will come to know the Lord as the real Messiah. Praise God. Yan po yung mga report ko ngayon. 3 taon na lang, Pastor. May 100,000 na siya sa Pilipinas. Sa Manila. Sa Pilipinas. Itapir, pagka nag-100 kayo, ako, kubrahin natin yun. Uuwi tayo. Kaya, ano na lang. Si Profesor, malapit na, Profesor. 10 years pa, 10 years. Pero, kubrahin natin yun, Tita Fe. Yeah. Praise the Lord. More than that, ibibigay ng Panginoon. Yun, no? Yun yung ano eh, sinasabi sa atin ni Pastor Jeff na one soul. O, di ba? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Kahit na you spend time talaga, like a lot of time, pero yung isang soul na yun, ako, napaka-importante kay Lord. Yeah. Ayan, praise God. Anybody else po, bago tayo magpatuloy? Ako, mag-pray support din. Okay po. Kamusta rin kamay niyo, Atapepot? Ano, Pastor? Kamusta rin kamay niyo? Eto, hindi ko pa may galaw. Isang kamay lang. Kaliwa. Ang hirap. Nakabalik ka yung camera nyo.
Ay, yung naka-side. Ah, eh, pauwi na yung aking cook. Kaya... Ayan. Oo nga. Okay, I just want to thank and praise God na nakarating dito si Faith, although... Yeah, oo. Kasi nagamit siya ng church. I'm happy na nagpapagamit siya. I also want to thank God sa mga friends. Kahit tawuran ako ng trabaho, walang sweldo, pero nakagala siya, may mga provision. Si Pastor Bert, yung kumari ko sa Anaheim for 3 Tuesdays, nandun kami hanggang kagabi. Kung saan saan niya kami kinala, last minute may mga invitation pero tinuturn down na. Yung isang invitation nga eh, bukas pa ng gabi, kaso hindi siya vaccinated. Si Maya, Pastor, eh, ayaw ni Faith kasi nga magka-quarantine siya, natatakot siya. Napapraning na raw siya ngayon pa lang kasi iba talaga ang sitwasyon sa Philippines. Kung titip manonood nyo, kaya natatakot siya. At, eh, tapos sabi nga niya, nung narinig niya, nagpa-swab test kayo, sabi niya, libre ba dito? Oo. Eh, ito, nagpa-ano na siya sa online, swab test is 3,000 sa atin. Oh, wow! Oo. Tapos yung kanyang hotel, umabot yata ng 15,000. Wow. Kaya namili kami, kaya nag-over siya sa kanyang bagahe kasi nagbaon pa siya ng pagkain para sa hotel sa 10 days. Kasi mahal. Kaya sabi ko, pabagahe na lang. Diba? So, I wanna thank God na kahit nawalan ako ng trabaho, na-provide ang mga pangangailangan niya, ang pamamasyal niya. Marami kami napunta. Si Pastor Bert nga, ginulat kami. Di namin alam na tutuloy kami ng San Diego. Sabi ni Faith, Mama, hindi ko in-expect na makakapalik ako ng San Diego. Kaya yun, I wanna thank God. Kaya itong healing ng kamay ko, hopefully, mag-healing na para. Yan ba yung, yan po ba yung dahil sa trigger finger? Oo, second injection na to eh. Kasi hindi siya gumaling nung nakaraan eh. Ah, okay. Tapos kahapon, in-injectionan ulit. Tapos may ginawa siya para, kasi daw nalalock daw yung mga tendons. Kaya gano'n. Oh, okay po. Thank God. And I pray na sana makahanap ulit ako ng trabaho. Pero ayoko na ng full-time sana. Naghahanap ako online eh. Oh, uh-huh. Yeah. Okay. Thank you. Nasa prayer list na rin po natin yan. Mm-hmm. At napapasalamat din si Faith kasi naramdaman niya daw yung warmth ng church at ang babae daw ng tao, sabi niya. At ito nga hanggang last minute, kanina may kaya hindi na kami makagala nitong next 2 days. Kanina may meeting siya. Ngayon, speaker kasi siya sa mga teachers. So. Ngayon, may meeting siya ng 11. May meeting siya ng 4 o'clock. AM. Oh, wow. Pati bukas. Oo, kasi nag-aano sila sa church, nag-minister sila sa mga teachers. Buong church nila sa Los Baños. Kaya sila ang mga speakers. Okay, oh. Yeah, oh, praise the Lord. Busy. Ala ko ba, bakasyon si Faith? O, diba? Oo, sabi nga niya, sabi ko, anong klaseng bakasyon yan? Gabi-gabi may meeting ka. Gabi-gabi puyat ka dahil sa meeting. Eh, wala siyang magagawa. Eh, trabaho daw yun eh. Ay, nako. Okay. Eh, I guess. Pero praise the Lord dahil nga, ginagamit siya ng Panginoon. Like, sa Pilipinas, dito, kumbaga kahit saan siya dalhin. Mm-hmm. Yeah, so praise the Lord. Ayan, okay. O, oh, eh, si Rachel na lang palang, hindi pa nagpo-price report? Si Ate Lovely. Ayun. Okay. Nakalabas na po ng ospital. Tapos, ang dami kong ipo-price report sa amin. Kala ko naman na tayo. Ano pa ba yung sa training po natin nung Sunday? Very thankful po kami kasi nakita ko po dun sa mga mata ng youth natin na interested sila dun sa topic. So, tsaka parang nung nandito na sila, parang naririnig mo sa kanila na una-absorb nila yung pinag-usapan natin nung Sunday. Diba? Parang kahit sa joke lang, alam mo na na-absorb nila yung And then, yung isa kong pinagpapasalamat ng sobra, si nanay po tsaka si Jaya kasi nakakasama na namin sila sa church. Ay, oo nga. Tapos po, in-invite ko sila dun sa team building natin nung sa Sunday. Nung una sabi nila, ay, kasi nandito yung pinsan ng asawa ni Jaya.
Pero gumawa si Lord ng way. Actually, hindi pala. Nag-excuse si Jaina. May team building kami sa ano sa Sunday ate. So, alam ko na, ano na, patuloy na yung, ano nila, walk with the Lord. Aww. Yan yung very, very thankful po ako doon. Kasi alam ko, yun yung prayers po namin mag-asawa na masama namin sila sa church. Kahit po yung asawa din ni Jaya pagdating po dito. Amen. Yeah. Thankful din kami sa kanila kasi masarap sila magluto pag sa akin. Sarap na makaroni ha, in fairness. Opo. Ang dami ko nakain. Ang dami ko nakain. Grabe. Subog-subog ako. So, ayun. Saya rin ako kasi naalala ko noon. Nung una ko nakilala si Jay, nagkwentuhan kami. Yun yung kanyang ano, prayer request. Wow. Katotoo na ngayon. So, di ba? Ang saya-saya. Aww, oo. Dalawa lang ba sila magkapatid ni Jay? Dalawa lang po, dalawa lang. Praise the Lord. Oh, okay. Nako, God is good talaga. O, Tita Fe. Oh, kayo na lang po na Tita Rang hindi pa nagpa-praise report. Saka meron kayo dyan. Well, the time naman ako nag-thank you sa Lord. Pero, yun lang, continuation doon sa praise report naman ni Pastor. Nung hindi ko pa alam na gumaling siya, kinakabahan din ako, nag-imagine ako, ano kaya, God forbid lang, pero kung kukunin ang Diyos siya, sabi ko, paano na kami? Pero praise the Lord, nung nalaman ko na gumagaling-galing na siya. Praise the Lord, God is faithful and God knows, God has His plans for the church and He knows our needs and what we can do for Him until Jesus comes again. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Tita. Okay. Diba, nakakatuwa pag meron tayong mga praise report. Ang ginawa ko ni Lord, nandyan naman na si Aldrin. Oo. Aldrin. Aldrin. Tapos si Pastor Bert, hindi na siya uwi, gano'n. Tapos si Faith, na detour na daw ni Lord yung ano ni Faith. So dito na rin daw si Faith, gano'n. Hanggang worship po muna, Pastor. Oo, oh, ganyan lang talaga sa una. Oo. Ale, baka magulat si Kuya Aldrin eh. Kunti-kunti. Yan. Worship. Pa-share-share na ng devotion sa worship, ha? Susunod ka na. Ayan. Okay. So, thank you all for your praise reports. Dito naman tayo sa words of encouragement. Ayan. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, nakaramdam na ba kayo ng sobrang tuwang-tuwa kayo pag may nakikita kayong isang tao? Okay. Ako, example, ako, si Erza, pag nakikita ko si Erza. Okay? Kasi si Erza, ano eh, nung pagkapanganak ko sa kanya, ano, a few weeks after pa lang, pinapasok na ako sa work. So si Erza hindi lumaki sa akin. So si Conrad ang nag-alaga kasi sa kanya from 1 year old until 4. Ganyan. So ako kasi lagi ako nag-work. Eh, panggabi ako. So, pag graveyard shift, tapos syempre pag uwi ko, pagod na ako. Hindi ko na siya nalalaro. Alam mo yun? Tapos, nagulat na lang ako isang araw. Nung natutulog siya sa kama, ang haba na niya. Like, biglang haba yung legs niya, ganyan. Kasi dati-dati, karga ko siya sa isang kamay, sa isang arm lang. Ngayon, kailangan 2 arms na, ganyan. So, nagulat ako nung ganun nakabilis lumaki si Erza. Tapos, ngayon kasi, since, you know, may pangalawang bata na, tapos, nagsara yung company namin, yung facility namin, hindi na muna ako naghanap ng ibang trabaho. So, kasama ko si Erza araw-araw. Ayan. So, natutuwa ako. Like, lagi ako na-amaze pag nakikita ko si Erza. Pag minsan tinisisiga ko lang siya, natuwan-tuwa na yung puso ko. Ayun, yung parang gano'n, makita ko lang siya nakamiti, gano'n.
Tapos kung ano-ano mga silly faces niya, ganun, tuwan-tuwa na ako. Tapos, nung ano, yun nga, so kasama ko siya araw-araw, kahit anong gawin niya, parang ang hirap mag-alit. Ewan ko, nakaranas na ba kayo ng ganun sa isang tao? Na kahit araw-araw yung kinita, parang araw-araw, there's something to be amazed about that person. Meron ba? O, ayan. O, sige. Feel free to unmute, ha? Ako, syempre, yung misis ko. Okay. Yung tipong marinig mo lang yung boses niya, eh. Oo, oh, ibig sabihin. Kinikilig ka na, mga ganun. Oo, okay, kikiligin ka talaga. Sabihin, oh, linisan mo na yung ito. Baka na. Pag-like mo ko, gano'n. O kaya, karga mo ng gasolina yung kotse, kaya nang manginginig ka. Ay, manginginig. Hindi pala kilig eh. Hindi pala. Hindi. Ako, wala nung una ko nakita yung wife ko eh, araw-araw akong blessed. Yeah. Wow. Ano kaya, nung pumunta siya ng street, nauna siya for 11 months bago kami sumunod ni Job tsaka ni Clint. Ano, natin namin sila sa... Inatin namin siya sa airport. Tapos pag-uwi namin, para hindi malungkot, ano, nanood ng movie yung dalawa. Tapos pag-uwi namin sa bahay, wala nang tao sa bahay. Parang tahi-tahimik yung dalawa, nasa kwarto. Kasi yung kwarto lang, yun lang yung aircon eh. Kaya lagi sila nandun. Ako nandun sa sala, ako bigla ako naluha para ako si Nora Honor. Isang mata lang. Isang mata lang nanaluha. Ito to yun, naiyak ako, nalungkot ako. Aww. Kasi hindi ako sanay na, ano yun, hindi sa kasama palagi. So, yun. Kaya, ano eh, thankful ako sa Diyos, binigyan ako ng asawang mabait. Maganda pa. Sexy pa. No, talaga. Diba? Papabili akong bagong motor. Kaya pala. Praise the Lord. Praise the Lord. May kailangan pa. Kaya mabay natin yung misis ko. Napaka-supportive. Kahit anong gawin ko sa buhay, lagi ako sinusuportan. I believe that, Pastor. Ang joy ninyo. I believe that. Yes. Kahit sa church, yung supportan niya ako palagi. Kahit anong paggawa ko nga eh. Ginagawa niya. Kumbaga, hindi man lang naangal. Diba? So, napaka ano, baga, mabuti na lang naghintay ako. Ino-offer na sa akin ng mundo, gagandang babae. Sabi pa ayoko niya. Hintay ko yung mas maganda. Na, nagmumutang ako. Talaga naman. Oh, diba? Okay. Ikaw naman, Aldrin, bumawi ka. I know. Actually, sila yung susunod kong ano. Dami na pong pogi points si Pastor Jeff, ah. I know. Ano yun? Ano yung usapan natin? Love bank. Love bank. Love bank. Sa akin naman, Pastor Tin, ano, lagi naman yung wife ko, yung family ko, pero yung lately, yung last Sunday, kasi a year, more than a year, almost 2 years na kami dinagkitang brother ko eh. So nakakatuwa na finally nagkita kami ulit after almost 2 years. And then sobrang natuwa syempre yung mom ko. Kasi kumpleto kami. So I'm very blessed. Taga saan nga yung brother mo? Tracy, up north, malapit sa San Francisco. Tapos younger siya? Younger. Younger, brother. Yeah. A year and a half lang ang agwat namin. So very close kami lumaki. Oh, that's nice. Yeah. Oh, 'di ba? Nakakaano ng damdamin eh. Pagka, yeah. Sobrang nakakatuwa. Oo. Yeah, so si Anaya na meet na niya for the first time yung kanya, ay di, second time pala or third na yung kanyang pinsan. Wow. Oh, praise the Lord. Okay, sino pa po? Sino pa? Yung tipong tuwang-tuwa kayo pag nakikita niyo. Yeah. Ako, Pastora. Yes po. Natutuwa ako nung dumating si Faith kasi hindi kami nakauwi ng dalawang Pasko. So, magtutuwis na. Yeah, mga tiket na sayang. Kaya pero talagang imposible makarating siya nitong August. Pero by God's grace, si Lord ang nag-open ang doors lahat. Last minute, nakabilisan ng ticket. Last minute na
nabaksunahan siya, yung roommate niya, doktor, kinuha agad siya na vaccine. So one week before na, kaya nagulat ako, bumili na raw siya ng ticket kasi hindi talaga siya makakasakay kung non-revenue. Embargo pa kami, ganyan. So pagdating ka dito, talagang masaya-masaya kami, lalo na si Stephen. Aww. Kasi yeah, makakagala kami. Kasi pag wala siya, hindi kami gumagala hanggang Vermont bahay, Vermont bahay. Kaya malaking bagay na dito siya, masaya. Eh ngayon na parati ko tinutukso ni Stephen, kahapon pa, iiyak daw ako, iiyak. Pero totoo siya, ang umiiyak. Pero ano, natutuwa siya. Mahihiga na uli siya sa kama niya. Yes. Oh. Kasi demoted siya. Demoted siya. Nasa sa hindi. Ay, I was saying. So, yeah, I thank God for that dahil pag nandito siya, nakakagala kami. Lang. Amen. Amen. All right. Anybody else? Sipot. Sipot. Po. Anong ibig sabihin ng nakakagana? Ha? Siya? Yung nakakapasyal kami ng out of town. Mga ganyan. Nakagala. Kasi ang pas... Yeah. Oo. Ang, hindi naman kami lumalabas ni Stephen pagka kami dalawa lang. Tsaka pinagagalitan ako nung ni Hazel tsaka ni Pei. Mama, walang gala. Kasi nga yun sa COVID. Kasi talagang matindi ang COVID sa Philippines. Sabi ko, nagagalit siya pag maya-maya naka-alcohol. Gusto niya pati ako hawak sa bus, alcohol, parating huwag magalis na face shield. Kasi sa Philippines nga, yung auntie niya, vaccinated, namatay pa eh. Last week, di ba? No. Tapos ngayon yung pamangkin ko, lima, lahat sila lima sa bahay, nasa quarantine sa facility. Kaya sabi niya, mama, mag-ingat ka, ganyan. May at maya sila tatawag, mama, ang face mask, mama, ganito. Walang lalabas pag-alis ko. May pulis kami. Yeah. Kasi kung manood kayo ng news talaga sa Philippines, grabe. Patente, mataas ang ano ng COVID talaga. Mm, wow. Yeah. Kakatakot. Tsaka ang bilis daw ng, ano eh, ang bilis na epekto. In a matter of, ano, wala pa isang oras, pwedeng mamatay ang isang COVID na tinamaan. Wow. Yeah. Kahit dito, yung numbers ng COVID rising eh. Pero yun nga po, sabi nga po ni Pastor Jeff, nagpapasalamat siya. Which is true, you know? Like, sa church natin, you know? Kahit magkakasama tayo, protektado tayo ni Lord. Pero, syempre, hindi natin kakalimutan to do our part. So, yeah. Ingat din tayo. Oo. Papasalamat nga po ako na ano eh, na nakamask tayong lahat eh. Kasi yung ibang churches talaga, hindi daw nakamask. Meron kami isang alam na church na ever since nag-COVID, hindi sila nagsuot ng mask. Oo. Kaya nakakatakot. Kaya pastora, nakakatakot yung sumakay ng train ng bus. Kasi ang mga tao talaga, lalo na yung mga homeless, hindi sila nagmamask. Yeah. I know. Pero God is good na inaatake. Yeah, I know. Yeah. As long as we do our part, you know, and covered natin in prayers. That's why we're doing this. Itong prayer gathering is kasi talaga i-cover natin yung ating mga ka-churchmates, family members, friends, talaga in prayer. Kasi ang COVID ngayon is rising. So, ayun. Yeah, totoo yun. Hindi natin alam kung saan galing yung mga tao. Yes. Ayun. Ako, praise the Lord. So, maraming salamat sa inyong sharing. Ang Bible verse natin for today is delight in the Lord. Ayan. When you say delight, ano ang iniisip niyong ibig sabihin ng delight? O, diba? Ang sabi sa dictionary, captivate, give joy or satisfaction, to enchant or to please. Ayan. Ang sabi sa atin sa Psalm, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Usually, itong Bible verse na to, we pay so much attention dun sa second ano, the second phrase, and He will give you the desires of your heart. Kasi marami tayong prayer request eh. Lalo na noon, nung hindi pa tayo masyadong, you know, nakakilala kay Lord at hindi pa natin masyadong maintindihan. So, basta, He will give you the desires of your heart. Yun ang gusto natin marinig palagi eh. Take delight in the Lord. Pero,
hindi natin binibigyan ng importansya, yung first phrase, take delight in the Lord. Anong ibig sabihin ng take delight in the Lord? Okay, so ito yung question ko sa inyo kanina na nakaramdam na ba kayo na sobrang tuwang-tuwa kayo sa isang tao? So, ang tinuturo sa atin ng ano ng psalmist dito is hopefully tayo maging tuwang-tuwa tayo kay Lord. Kasi pagka tuwang-tuwa tayo kay Lord, parang wala ka nang hihilingin pang iba. Wala ka nang hahanapin pang iba. Alam mo, wala ka nang iisipin pa na iba, kundi kung paano pasayahin si Lord, kumbaga. Parang ganun. Kung ang puso natin ay tuwang-tuwa sa Diyos, wala na tayong hahangarin pang iba. We will not ask for anything. We will not look for anybody else. We will not, ano, yung, kumbaga, sa lahat ng mga ino-offer ng mundo, gaya nga na sinabi ni Pastor Jeff kanina, ang dami mga magagandang babae na nandyan lang sa kanya pero hinintay niya yung sitamini, o diba? Parang ganun eh. So, once na tuwang-tuwa tayo kay Lord, kung tutuusin itong He will give you the desires of your heart, sa palagay niyo ba it would matter? Kapag ka tuwang-tuwa ka kay Lord, parang secondary na lang yung ano eh. He will give you the desires of your heart. Alam niyo yun? Pero, ang maganda dito, kapag ka tuwang-tuwa tayo kay Lord, and, you know, we take delight in Him, kumbaga, yung satisfaction natin na kay Lord, yung desires natin nagiging aligned dun sa desires ng Diyos. And remember yung diniscuss natin like a few weeks ago, or last week ata, yung there's a right way and wrong way in praying. So parang ganun din, pagka we take delight in the Lord, kumbaga yung mga desires natin naka-align sa desires niya. So ibig sabihin, the way that we pray, the way that we ask for things, you know, in accordance to His will, eh yun yung katanggap-tanggap sa Kanya. That's the acceptable prayer. That's the acceptable desire. Kasi siya rin naman ang nagbibigay ng desire na yun. So, hopefully, tayo, okay, eto na. Eto na. Mukhang ano na eh, mukhang nagiging solid na yung prayer group eh. Okay, so hopefully, etong prayer group na to ay ma-develop natin yung delight in the Lord. Kasi tayo yung nagpa-pray dito sa mga taong to. So if we keep our focus, if we keep our eyes on the Lord, at alam natin, kasi parang yung sinabi ko sa iyo kanina, you know, marinig ko lang ang boses ni Erza. Tuwan-tuwa na ako. So parang ganun din tayo kay Lord. Yung matutuwa tayo pag narinig natin yung boses niya. You know, makasama natin araw-araw. Parang ako, kasama ko si Erza araw-araw. Tuwan-tuwa na ako. Ganun din tayo kay Lord. Much more dapat kay Lord. Pagkasama natin si Lord araw-araw, maririnig natin siya eh. You know, He will tell you things na yung mga plans niya, yung mga plans niya for other people, you know, kung ano dapat yung ipagpapray natin para sa kanila. He will tell you that. So hopefully, ma-develop natin bilang ito, tayo, the prayer group, hopefully, ma-develop natin itong delight in the Lord. At hindi tayo mag-focus dun sa desires of our hearts. Hindi muna dun. Kumbaga, ang focus natin yung mag-delight tayo kay Lord. Amen? Ako, Pastor, din dalawang beses ko siya na-experience ang buhay ko. Yung una, nung naging Christian ako, wala pa akong, honestly, wala pa akong pakialam kay Lord. Pero, sobra yung nare-receive ko. So, it was a time na naging Christian ako. Hindi ko alam na kung paano ko siya ipi-please. Pero since may nakukuha ko,
yung pala ibig sabihin, delight in the Lord niyo. Halimbawa, practical example, dumating ako sa point na I'm sure na-experience yun na manood ng Korean novela ng mahabang oras. Di ba? Hindi pong ihi lang ang pahinga or kakain ka na. Habang kumakain ka, nakatingin ka pang ganun. Right? Crash landing on you. Yan, napuyat kami ni Mini dyan. So, kumbaga, nung naging Christian ako, naalala ko, there was a point in time na nakahiga ako dun sa sala namin. No? Nakahiga pala ako dun sa boarding house sa Maynila. Tapos, binabasa ko yung Bible. Tapos, sumakay ako ng FX. Umuwi ako sa bahay namin. Binabasa ko yung Bible sa FX. Pagdating ko sa bahay namin, umiga ako doon sa sofa, binabasa ko yung Bible. Ito yung time na binabasa ko part ng Joseph story. Hindi ko mabitawan. Kasi first time ko siya nabasa eh. So, para siyang Korean novela. Gandang story ang nangyayari. So, umaga hanggang gabi, madaling araw, babasa lang ako ng Bible, parang gano'n. So para sa akin, since may nakukuha ko, parang na-realize ko ba, delight in the Lord pala yun. Tapos, eventually, nung nag-mature naman ako sa Christian, halimbawa, every time I go to church every Saturday or Sunday, kapag may meron tayong mga gathering, it's more of serving Him and serving the people, our flock. Na-realize ko ba, delight in the Lord yun pala yun. Kasi masaya ako eh. Alam mo yun, parang kahit pagod ka physically, pero masaya ka. Hindi ko maintindihan kung ano. Parang yun yung dalawang stages ng delight in the Lord na nakita ko. Na baga una, para sa akin, ako yung recipient. Pangalawa, ako naman yung ginagamit na vessel. Vessel of God. Parang channel of blessing. Para yung Lord makaminister doon sa akin. So, para sa akin, yung dalawang delight in the Lord. Tapos, karugtong nito, tama si Pastor Tin eh. Yung mundo, papasahin yung, and He will give you the desires of your heart. Pupatuloy nyo na sa unahan, di ba? Pero kapag ganyan yung na-experience mo, yung na-experience mo na yung first stage, talagang absorb ka na absorb kay Lord, at saya-saya mo, indom na indom ka sa Kanya. Na second stage, yung na-absorb mo naman, binubuga mo na, di ba? Ikaw na yung channel of blessing, nag-mature ka na. So this time, He will give you the desires of your heart. Baga ano yung gusto ng puso mo. Basta naaayon at di naman magkakasala at naaayon sa plano niya. Ayun na. Kumbaga, doon mo ma-appreciate. At kaya ngayon, pag nag-worship ka, na-experience mo na naluluha ka kasi naalala mo yung goodness niya. Na-experience mo yung nakangatang-ngatalo ka, mga ganun. So, kapag ramdam mo na natotoo yung Diyos ko. No? Na nalulungkot ako ha. Siguro sa ibang religion, mayroon silang reverence sa Diyos nila. Kasi obviously, patay ang Diyos nila. Diba? Let's face it. Yun ang katotohanan. The truth hurts. Sumasamba ka sa wala. Sumasamba ka sa patay. Diba? Hindi nila na-experience yung delight in the Lord. Alam mo yun? Yung kasi you do it kasi you wanna please people around you. You do it kasi it's customary. You do it kasi nakaugalian na, papagalita ka na nanay mo kapag di mo ginawa. Diba? So, alam niyo yung tipo magsisimpa ka nung araw dahil gusto mo lang pabasbasan yung bago mong rubber shoes sa pare. Mga ganun. Diba? O kaya, simbang tabi kasi meron kang nililigawan. I mean, you do it kasi may social pressure. But this time, you do it kasi yun, alam mo yung ibig sabihin talaga. And delight in the Lord. I thank you. Wow. O, di ba? Totoo. At saka kapag ka pagka nag-delight ka na kay Lord, parang baliwala na sa iyo yung mga material possessions. Yung mga inihiling mo na, oh Lord, please, bigyan mo po ako ng ng ganito, or, you know. So parang nag-iiba na eh. Nag-iiba na yung prayer mo. Yan. O, diba? Kumbaga parang, Lord, bigay mo nga to sa akin, tong magandang babae na to para sagutin ako. Hindi na ganun eh. So, iba na. Nagiging, na-fine-tune pati yung prayer natin. Kasi inaayos ng Diyos yung desires ng heart natin. Kapag ka, si Lord ang inuna natin. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Tapos lahat yan, i-add na lang niya eh. Kumbaga.
and His righteousness, and everything will be added. So parang inaayos niya pati yung desires sa heart natin na maging aligned dun sa desires niya. Kasi sa mundo, ba, ang kabaligtaran niyan, delight on whatever wealth you have. Diba? Yeah. I'm sure kayo, may mga kakontemporaryo kayo, mga kaklase nyo ng high school, ng college, some of them are successful, no? And if you will compare yourself to them, parang mas madami silang pera, mas madami silang na-achieve sa buhay, or anong paman. Diba? Pero, minsan nga, nagkwentuhan kami, minsan magkakaibigan na magaganda yung mga narating sa buhay. Diba? Mas pinag-usapan namin, o magkano ang net worth? Marang biruan, ganun. Kano na net worth mo? Mga ganun. Nung sa akin, inisip ko, parang, kano ba net worth ko? Parang may $30 lang ako sa bulsa ko. Pang gasolina. Pero, nung pinarealize sa akin ng Lord na ang net worth ko talaga, yung treasure sa puso ko, yung pag nakikita ko yung mga kaluluwa pag bingo, diba, na ang dami-dami, ang saya-saya. So, para sa akin, ano yun, irreplaceable yun. Sa inyo na yung kayamanan sa mundo, pero eto, hindi ito mabibili ng kahit anong pera, diba? So, treasures in heaven to. Pero siyempre, kanya-kanyang priority lang naman sa buhay. Pero I'm sure darating din sa punto na mapuunahin nila ang Panginoon. Ayun. Lastly, lastly. Hindi ba kayo natutuwa pag nakikita niyo yung mga yung mga youth na mga nagsiserve na? Oh yes, cool. Nagtaas ng Yeah, actually, yun din yung kwento ko kasi nakaka-relate ako kay Pastor. So, nung naging born again ako, laging ako rin yung dinidisciple. So, lagi ako yung ginaguide sa worship team. Ako yung laging tinuturuan. Pero, yun nga, nung after years and years ito, matanda na, kaya ako bumalik sa church. Kaya talaga ako naghanap ng church kasi na-realize ko God gave me this gift kailangan i-share ko, kailangan gamitin ko lalo na maka-inspire ng new generation, lalo na yung youth, especially yung anak ko, si Allison. Kasi yun nga, I was 19 din na nung na-born again ako dito sa States noon. So gusto ko ring ma-experience din ni Allison yung talagang yung close relationship with God. Although, born again na siya sa Philippines pa, pero yung to serve God, maging part ng worship team, I'm just thanking God na ayun, nangyari naman. So, thank you sa church. Thank you for welcoming us. It was a good blessing talaga. Yeah, blessing din kayo sa amin, bro. Yes, as in, blessing kayo sa amin din. Tsaka yung mga nagsiserve sa sa mga pagkain. Diba? Nakikita mo sila nandun na. Tsaka lagi sila nakangiti. O, diba? Pag nagsiserve. So, yun eh. Yung sinasabi ni Pastor Jeff na nagde-delight ka na nakikita mo yung mga tao, sinaserve mo yung mga tao. Ano yun eh? Bunga. Bunga na lang yun eh. Ng pagka-delight. At tsaka maaari yung iba sa kanila nagsimula ng they're just going with the flow. Yes. Hindi nila naintindihan ang buong picture. Oo. Na ano ba yung born again? Ano ba yung ano ba yun? Maaring iba, pero unti-unti nire-reveal ng Lord yung sarili niya sa kanila. Kaya darating yung panahon na talagang boom, gana nang tatamaan niya, kakalapitin kanya, Pastor, paano ba magpa-water baptize? Di ba? Oo. Kaya ano yan eh, ako si dinaanan ko rin yun. Kumbaga, ako, ang napansin ko lang, sobrang blessing para sa akin. Madaming youth na pwedeng pumasok. No? At kadalasan, experience ko sa youth, hindi naman lahat mabait. Ako, yeah. Pero ito talaga, itong grupo na to, exemplary. Mababait itong mga bata to. Walang sakit sa ulo. kumbaga, siyempre may papasok. Ang simbahan, pag dumadami, hindi mo maiiwasan na magkakaroon ng problema. Pero, yung bang simula nila, core, maganda. So,
yung culture na mabubuo dyan, kahit pumasok pa na merong medyo may, ano nyo, may problema sa buhay na kabataan, sasabay siya kasi yun yung culture eh. Diba? Same thing din sa church natin. We were able to create a new culture na kapag pumasok, kaya may dala ka mang bagahe or mabait ka or maayos ka, kahit sino ka paman, sasabay ka sa culture. Kasi may culture eh. Parang ganun. So yun ang pinaka-importante na, na nakita kong pinangungunahan ng Diyos na hindi natin minamanipulate. No? Baga, hindi naman tayo namimili na, oh, hindi ka pwede sumali sa youth kasi ano eh, hindi ka mabait eh. Parang, hindi naman ganun eh. Kumbaga, yung Diyos mismo ang nag-aayos eh. Inalagay niya sa proper place. Kasi alam niya, maliit pa eh. Kapag ka, ano, matigas na to, maayos na, o pwede na ang ospital to, papasukin ko na yung mga anak ko rin na gusto kong baguhin. Ano yun? So, ready na sila mag-minister. So, nakatuwa lang. Nakatuwa sila tingnan. Nakatuwa lang. Amen. So, yun. Oh, praise the Lord. Kaya patuloy po tayo mag-pray. Alam nyo, ang simbahan natin nakabalot sa prayer. Kaya we see what we see at natutuwa tayo sa mga nakikita natin dahil nakabalot siya sa prayers. Ang Diyos talaga, napakabuti. Napakabuti sa atin, napakabuti sa church natin. So, naway wag po kayo magsawa sa kaka-pray. Ah, halos lahat sila, no? Tagalog speaking. Baga, halos lahat sila, Philippine born, foreign born. Yeah. So, pero wag ka, may nakapasok na na Koreana sa atin. Oh, pala, may Korean pala doon. Gini. Oh. Ginagawa na nga namin 99.9% ko, ano eh, Filipino si Gini eh. Oh, but anyway, God is good. So eventually, I'm pretty sure yung mga next gen na ano, na mga kabataan, na mga English speaking, yun na yung mga susunod eh. Kasi may mga kaklase yan na mga English speaking, mga ganon. So, we have to be ready. So, ayun. Kaya huwag tayo manghinawa sa kapag... Kausapan namin. Hindi, ha? Hindi siya yan. Ay, ayun. Okay. So, dako na tayo sa ating general prayer. So, before we start our general prayer, teka, mag-a-assign muna ako. Ayan. Hi, Tita LV. Malaya. Good evening, Malaya. Max. No, it's Tita LV. Oh. Ayan. Oh, first slide po. Ayan, first slide. Sina Kuya Aldrin, Ate Jazz. Ayan. Second slide. Ay, teka, isulat ko pala. Bago ko makalimutan. Wait. Slide number one. Okay. Slide number two, kung pwede po si Tita LV. Wait lang, anak. Slide number three. Ayan. Si Tita Fe. Okay. Ayan po. Slide number four. Ayan. Si Rachel. Ayan. Slide number five. Wait lang po. World News Revival. Ayan. Si Tita Fepot. Okay lang po. Tita Fepot. Slide number five. Ayan. Tapos, yung panghuli po natin is yung healing. Ayan. Ay, nasa yung healing. Wait lang na. Ay, Pastor Jeff, okay lang po ba kayo sa healing? Yung last slide natin? Okay, okay. Pastor Jeff. Tapos, syempre, ang ating closing prayer and benediction, si Pastor Bert. Yeah? Closing, Pastor Bert. Yeah, closing prayer and benediction. Ayan. Okay. Okay. Ano yung sa akin, Pastor Tin? Slide number three po. Which number three? Ano yung may I see? Ito po yung slide number three. Ayan, board members po.
or members four. Of your family. Four. Ito po, oh po. Ito po yung slide number 3. Okay. So, at saka po yung LA Filnas members and families. Taka, taka, taka. Sabi mo number 3, yung... slide number 3 po. First slide po tayo. So, dito sa slide na to, dito sa slide number 3, meron po tayong number 4 at saka number 5. Oh. Ay, ito pray nyo. Tapos ako number 4, right? Number 4 and number 5 po. Ay, oo. Oh. Oh, yes. Okay. Okay po. Kailan po ako pagsilip eh. Okay. So, ayan, lalakihan ko po para po makita natin lahat. Ayan. Okay po. Tayo po mag-start na. Kuya Aldrin and Ate Jazz, kayo po ang slide number 1. Okay. Thank you, Lord God. Praise you, Lord Jesus, Lord God. Oh, Heavenly Father, Lord, we thank you for this night, Lord God. Thank you for our prayer group, Lord God. We thank you for this opportunity that we are gathered, Lord, here tonight, Lord God, to pray, Lord God, for everyone that needs prayer, Lord God. And Lord, salamat po sa pagkakataon na to na magkapag-fellowship na rin po, Lord. And Lord, sana po ay patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Cleanse our hearts, Lord God. May we be worthy, O Lord God, in front of you, Lord Jesus, Lord. Lord, we just pray, Lord God, for the LA First Church of the Nazarene pastoral staff and families, Lord God. We pray for LA Filnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Christine, Sister Cled, Pastor Bong, Pastor Rave, Lord God. We pray for the English congregation, Pastor Josu, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, Lord God. Pray for the Spanish congregation, Pastor Juan, Pastor Lina, North Korean Mission Church, Pastor Jong Won Lee. We pray for South Korean Praise Church, Pastor Sung Dae Kim, Pastor David. We pray for all the church of the Nazarene pastors and leaders and all the Christian church leaders all over the world, Lord God. May you use them for your glory, Lord God. May you give them strength, keep them in good health, Lord God. May you shield them, O Lord God, with your grace, Lord God. Shower your anointing upon them, Lord Jesus. And Lord, may more people be saved through them, O Lord God. Use them, Lord God, even more for your glory, Lord. May you provide provisions for them, O Lord God, financially, Lord God. Make them strong, Lord God, in their health and their physical condition, Lord God. We pray that we rebuke any sickness, Lord God, any issues, Lord God, that is hindering them from doing your work, O Lord God. May you continue to lift them up, Lord God, and make them them grow, Lord God. Each church grow. May each church grow, Lord God, and may you reveal yourself to them, Lord God. And Lord, we just praise you and honor you and give you all the praise, and we love you, Lord Jesus. This we pray. Amen. Ang popet ang trip, kaya ba? Itang school. Yeah. Let's pray. Opo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you for tonight. And we come to you. We humbly come to you, O Lord God. Purify us, Lord, as we come to you in prayer. Mm-hmm. And Lord, we just pray for the MCB church staff and volunteers, the administrative custodian and maintenance. Sa pangunguna po ni Sister Star Brown, Lord, you just pray for her, Lord God, na salamat po sa kanila, sa mga, sa pag-maintain po sa church, sa pag-aayos na po nito, Lord, sa lahat po ng pangangailangan ng Iglesia. Let me thank you for Pastor Dan Bayer, Brother Curtis, Brother Nick, Brother Charles, and Brother Minor. Father, we just ask for your protection to be upon them and divine provision also to be upon them, especially po hindi lang po sa kanila, pati po sa buong sambahayan nila as they serve you, Lord God. Salamat po at ingatan niyo po sila sa araw-araw, Panginoon. Maging po sila ay maging blessing din po sa iba. Salamat po sa kanilang lakas na pinagkakaloob sa
sa pag-aalaga sa, mm-hmm. sa church, Lord. As they do that, Lord, God bless them also, Lord, mm-hmm. as well as their family. In Jesus' name. And also we pray for the citizens of the World Charter School, Silver Lake. Panginoon, dalayan po namin yung mga namamahala sa church, Panginoon, sa school na to. Especially the yung pong principal, teachers, office personnel, and custodian, mm-hmm. parents and students. We pray for them that will be also protect them, especially po sa virus, sa coronavirus, sa COVID-19, Lord. We just pray for your protection mm-hmm. and that your blood be upon them, Lord God. Every day as they go to school, sa mga teachers po, give them wisdom, sa principal po, na makakilala po sila sa inyo, mm-hmm. Panginoon, pati po ng kanilang buong sambahayan. Mm-hmm. We ask for your mercy, and Lord, and Lord God, that we will always be praying for them, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos sa eskwelahan na ito, Diyos. Maging po kaming pagpapala din po sa kanila, Panginoon. Mm-hmm. At nawa, Panginoon, lahat po ng namamahala dito ay makakilala din sa inyo, O Diyos. And we give you all the praises and honors, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tita Fe, nakamute po kayo. Tita Fe, nakamute po kayo. Ayan. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus Christ. We praise you and thank you, O God, for having created this group of Pastor Bong, Sister Girlie, myself, Sister Ophelia, Orfepot, Sister Minda, Sister Rachel, with the leadership of our pastor. We thank you, O God, that you have given us wisdom, Lord God, and you have used us, O God, to bless the church, O Lord. We thank you, O God, for protecting the families of each one of us, the families that are being represented by each member of the board. We thank you, God, for provision. We thank you for the blood of Jesus that covers every family represented, oh God, by these members and the pastors. Lord, you have promised in your word that no disease shall come nigh our homes. So we come against COVID-19 and its variant in the mighty name of Jesus Christ, and nothing shall ever touch these families in the name of Jesus Christ. We thank you for the blood of Jesus, the power in the blood of Jesus. And we thank you, O God, because at the time you said it is finished, you have already conquered sickness and death. We claim, O God, your strength, your healing, your everything, oh God, that makes us strong, our faith, our bodies, oh God, and help us to be hot for you all the time so that we can take delight in everything, oh God, that you do for us and even for what you are. We thank you, Lord God, for your promise that the righteous cry out, but you and you hear us, Lord. We know at this very moment you are hearing us, and the angels of God from heaven are surrounding us. You hear every word that we say. And Lord God, we also commit to you the last Philness members and their families. We thank you for each one of them. We thank you, Lord God, for protecting them, Lord, and for encouraging them, oh God, to learn more of you, to be a part of every activity, knowing fully well that they get blessed, oh Lord, and they become strong in their faith, and so they will be ready for the coming of the Lord Jesus Christ, who is the hope of glory. We thank you for the Anastasio family, Escarga family, Benares family, Bermudo family, Lenlen Bermudo, the Sempron family, Cruz family, Curtis, De La Cruz family, my family, Formentera, Francisco, the Giwa families, Lord God, Isidro family, Joko, Lopez family, Madrid,
Maranan family, Maneses family, Mandia family, Pagyo, Pastor Pagyo and family, Plan and family, Raimondo family, Salayo family, Sarmadi family, Santillan family, Zambrano family, Tumayo family, Valdez family, Victorio family, Enikoy family, and all others that we may have not mentioned. We thank you, Lord, for your love that is immeasurable. We thank you for the hope of glory, even the Lord Jesus Christ. And we thank you, dear God, that no matter what is around us, you have put us in the hollow of your hands. You have your protection over us, and you have made us your best possession. We thank you, God, for making us strong, for using us in one way or the other, that we may be able to share your love and your power, O God, to others who know you not. I will lift up all these families to you, and we thank you, God, for blessing us and for the blood of Jesus that covers us from day to day, your guardian angels and your ministering angels that help us, oh God, in one way or the other upon hearing the instructions from heaven, from our Heavenly Father. We lift up to you every one of these families, Lord, and we thank you, oh God, for tonight's your presence with us tonight. In Jesus' name we pray and thank you for what we have given you in our prayers. Amen. Let's pray. Unang-una po sa lahat, Lord, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa nagdaang linggo, sa blessings po na tatanggap namin, Lord, na binigay niyo po sa amin, Lord, sa provisions po, sa pag-iingat niyo sa amin, sa health po namin na nandito po kami ngayon na sama-sama na nananalangin po sa inyo, Lord. Alam po namin yung alam niyo po yung mga desires ng puso namin at yung mga prayer requests po namin, Lord. So kiniklaim na po namin lahat ng ito, Lord. Unang-una po sa lahat, pinagpipray po namin ang mga church attendees and viewers po namin na magkaroon po sila ng personal encounter with you, Lord, and to be protected from COVID or any other harm, lalong-lalo na po dun sa mga pumapasok sa trabaho, nag-aaral po, lalong-lalo na po yung mga students po natin, Lord. Ilayo niyo po sila sa anumang temptation, sa sakit, Lord, even from COVID or flu, Lord. Lalong-lalo na po ngayon, flu season na, Lord. Ilayo niyo po sila sa sakit, sa mga anumang bad influence, lalong-lalo na po yung mga estudyante, youth, hindi lang po dito sa Amerika, kundi rin po sa Pilipinas. Ipinapanalangin din po namin yung job protection sa mga empleyado po natin ngayon, Lord, and yung mga naghahanap po ng mga trabaho. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung prayer request ni Tita Fefot na naghahanap po siya ng trabaho, Lord. Alam niyo po yung desires ng puso niya. Ipinapanalangin din po namin, Lord, yung may mga nagpa-vaccine na po, first dose or second dose, Lord. Ilayo niyo po sila sa anumang adverse reaction dito man po sa Amerika, sa Pilipinas, o kung saang mang bansa, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung church ministries and activities po natin, yung mga leaders po natin and workers for each ministries, yung mga pamilya po nila, Lord, hawakan niyo po. Alam po namin na kasama po namin sila ngayon at alam ko po na yung desire ng puso nila na makasama pa po namin yung iba nilang pamilya na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord. Pinapanalangin din po namin yung activities po natin to be led by the Holy Spirit for God's glory, Lord. Lahat po ng mga pinaplano po namin sa church na mga gawain ay maitaas po ang pangalan niyo, Lord. Pinapanalangin din po namin yung Bible study ng youth
on Thursday, and then yung team building po namin sa Sunday, and yung grandparents day and yung anniversary po namin sa 26th. Kiniklaim na po namin na magiging successful po ito, Lord. Marami pong mga attendees na dadating, Lord, at masyasharan po ng mga workers, ng mga leaders, ng mga members, oh Lord. Pinapanalangin din po namin yung church equipments and instruments po namin, Lord. Maraming salamat po sa provision na binigay niyo, Lord, dahil nagbubuo na po kami ng bagong equipments po natin sa church, Lord. Maraming salamat po sa provision, and gamitin niyo po ito, Lord, para po lalong-lalo nang sumarap ang pagsamba at pagpuri para sa inyo, Lord. Pinapanalangin din po namin yung superintendent, si Pastor Greg Garman, and their family, Lord. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit, sa anumang temptations, oh Lord. Ingatan niyo po sila sa kung ano man po ang pupuntahan man nila every day. Kung may mga missions po sila na pupuntahan, Lord, panghawakan niyo po silang pamilya. In Jesus' mighty name we pray, amen. Tepot, kung pwede niyo pong i-pray ang world news. Nakamute po kayo, Tita Tepot. Ayan. Oh. Okay. We lift up to you, Lord, the world news kayo na kumalaganap sa buong mundo, Lord, for a safe and effective coronavirus vaccine. We pray, Lord, na lahat ng vaccine na napoproduce at nagagamit namin ay makabuti po sa bawat tao, Lord, na nabibigyan ito, Lord, na no side effects, anuman po na kumakalat. Sabi nila, after 3 years, magkakaroon epekto sa katawan. But we believe, Lord, you are the one who made this vaccine, O Lord, and you will protect everybody, O Lord, all the people who was given this vaccine to be safe, O Lord, at maprotektahan sa COVID. Also for the children to be safe from the COVID-19, even without full vaccination, especially now that they started in-person schooling. We lift up to you, O Lord, all the students, especially the kids, O Lord, na pumapasok, lalo na ngayon sa face-to-face schooling, O Lord. Protect them, O Lord, from COVID. Keep them safe. Keep them protected from this virus, from the people whom they are dealing with, O Lord. Sana po, Lord, sumunod sila sa mga protocols na ibinibigay ng gobyerno, O Lord, yung mask, yung shield, especially, Lord, in the Philippines, na talagang laganap po itong COVID. Marami pa rin pong namamatay kahit fully vaccinated. We also pray for hate crimes, past killings, homelessness, LGBTQ, human and drug trafficking. We pray, O Lord, na matuloy, magkaroon na puro ng laws na para mahinto itong mga hate crime, past killings, especially, Lord, sa mga homelessness na maprotektahan po sila. At sana po, Lord, sumunod din po sila sa protocol ng gobyerno. Marami na po, Lord, homelessness na nagkalat, O Lord, especially sa mga train stations. Doon na po sila dumudumi, doon na po sila umiihi, doon na po sila tumutulog. Napakabaho na po ng train stations natin dito sa LA, O Lord. And I pray, Lord, sana po magawa ng gobyerno ang mga ginagawang ito ng mga homelessness. Kaya hindi po ang mga LGBTQ, Lord. Lord, laganap na rin po. Open na po sila, O Lord, especially lalo sa Philippines na yung mga LGBTQ na yan, Lord, maliliit na bata, Lord, nag-open up na dahil nagiging sila po ang ginagawang example. And we pray, Lord, na sana po magkaroon tayo ng leaders na ma-explain sa mga batang ito kung ano ang kahihinat na kung ang sinusunod nila yung mga nakikita nila sa television. And also for the parents, na sana i-guide ang mga family ng mga batang ito, Lord, at huwag po silang hayaan na lumaking mga bakla, mga toboy, kung ano pa man po. Human and drug trafficking, O Lord, nag-aanap din po, Lord. We pray, O Lord, that you will
take control of this situation, O Lord, hindi lang po sa Pilipinas, Amerika, kundi sa buong mundo. We lift up also to you, Lord, for the counties who are greatly affected by the disasters, coronavirus, poverty, drugs, corruption, wars, Haiti, earthquake, and storm. Afghanistan, chaos with the Taliban take over. Israel, for peace and to acknowledge Jesus as their Messiah. We pray also, O Lord, for all these countries, O Lord, especially yung mga India, ngayon mga ibang states sa Amerika na mataas pa rin po, Lord, ang coronavirus, ang virus ng COVID-19. We pray, Lord, na kayo lang po, Lord, ang makakapag-control nito. Kayo lang po, Lord, makakapagpahinto ito. As long as these people will call on your name and lumapit po sa inyo, we pray also, Lord, for people who can share Jesus sa kanila, Lord, para maintindihan nila na wala silang dapat takbuhan kundi kayo, Panginoon. Ang corruption, Lord, ang mga drugs, marami, especially po, Lord, sa Philippines, this coming election, ang corruption, very rampant, Lord, magmula sa mga maliliit, mga congressman, mga especially sa those running for president, mga electionist na hindi pa worth para mag-run, pero nauudyukan sila, Lord. You know, Lord, you will not let this happen kasi mahal niyo pa rin po, Lord, ang bansa namin, Pilipinas. We also lift up to you all the countries that were affected by the earthquake and storm in chaos, Afghanistan, in Taliban, sa Israel. We pray, Lord, na they will acknowledge you as their Lord and Savior kasi kung nalapit po sila, makikilala po nila kayo, Lord. All these things pwede po, Lord, makontrol. We also lift up to you for all the world leaders, government, and other establishments to be able to lead their people with the fear of the Lord. Yes. Gamitin niyo po ang mga simbahan, ang mga churches, especially dito at saka sa Philippines, Lord. We know, Lord, that kayo lang, sila lang po. Itong mga churches na ito, Lord, magagamit po ito para makalapit ang mga tao ito, lalo na mga hindi nakakakilala sa inyo. We also lift up to you, Lord, all the missionaries around the world doing what the Lord has told them to do. We lift up to you all the missionaries, lalo na, Lord, yung mga missionaries sa ibang bansa, lalo na sa Afghanistan na nag-proclaim na talagang hinahantig na sila ng mga Taliban and they are ready to die. We know, Lord, that you will cover them, you will protect them, hindi po sila magagalaw at hindi po sila makikita kung saan man nagtatago sila, O Lord. I know, Lord, kayo lang po at naniniwala po kami, dinala niyo po sila doon for a mission, kaya hindi niyo po sila hayaang may mangyari po sa kanila, Lord. For all of God's people to humble, repent, and turn away from their wicked ways. So God will hear from heaven and heal our lands for revival, starting from ourselves, our families, and our community. God, we lift up to you, the people, especially, Lord, sa Philippines. Lord, maraming families, broken families, maraming batang isinisilang na walang, na mga magulang separated, mga magulang na nag-live-in, na walang kasal, Lord. Ang sanctity ng marriage, binaliwala na po nila sa inyo, Lord, dahil hindi na po sila lumalapit sa inyo. They are, nagdidepende na lang po sila, Lord, sa kanilang understanding na okay lang ang live-in dahil nakikita na rin po nila sa TV, O Lord. So we pray for these people, especially doon sa show business, Lord. Ang dami, Lord, na take control. Ano, Lord, pwede niyo po itong mahinto. Just send missionaries, send leaders, send workers, send pastors, O Lord, who can share para maitindihan po nila na ayaw po ninyo ito mga nangyayarin ito sa aming bansa. Ayaw niyo po na patuloy na malihis ng landas ang aming mga kababayan, Lord. Mas kami rin po, Lord. Patuloy niyo po kaming ingatan. I also live up to you, Lord, this Friday, I'm flight to faith. Safe travel at sana po, Lord, ang hotel na puntahan niya ay safe at may testing po, and I pray, Lord, you will protect her, you will cover her with your most precious blood. All this I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Lord, we lift up to you the people, Lord God, who need healing. So this moment, Lord God, kataas namin, Panginoon, sa inyo, si Tara Gonzalez,
Meron po siyang multiple saints, Panginoon, one for rest, fatty liver, hemorrhoids. Lord, wala po imposible sa inyo. Gamutin niyo po siya, Panginoon. Ipuhin niyo po siya, Panginoon. Ganun din si Nenet Bermudo, hypertension, vertigo. Kayo po mag-restore ng kanyang good health. Si Walt, merong CHF. Dalangin namin, Lord God, na totally ipalik niyo po, i-restore niyo po yung kanyang magandang pangangatawan at wala po siyang maging sakit. Iwasan niyo po yung nangyari sa kanya dati. Kay Lolo Ramon for dementia and COPD. For Maria, neck and back pain. Kay Pastor Bert po yung arm pain niya, yung mass on back, varicose pains, and eye problems. We speak of healing, Lord God, for Pastor Bert, at I restore niyo po yung kanyang magandang pangangatawan. Si Carola, yung stomach and intestine problems niya, Panginoon. Pag linisin niyo po, ayusin niyo po, ipuhin niyo po si Carola sa mga oras na ito, Panginoon. Si Danny, si Jennifer Feliciano, si Brother Danny po, Panginoon, meron po siyang kidney problems. Yung kapatid po ni Sister Ellen, si Jennifer Feliciano, may kidney problems. Nanangin namin na i-restore niyo po yung dati po nilang kidney. Ayusin niyo po, kailangan po na surgery. Kayo po mag-prepare para sa kanila. We pray for Oli Bermudo, pain on left leg. We pray, Lord God, na totally ma-heal si Vedi sa kanyang pancreas problems, Lord God. We thank you, Lord God, for the successful surgery sa right palm ni Sister Pepot, Panginoon. We pray, Lord God, that continuous yung recovery niya at magamit niya, Panginoon, agad-agad yung kanyang right hand, Panginoon. We pray for Sister Belma, yung nanay po ni Conrad, Lord, na nasa ICU hanggang ngayon due to aneurysm. Dalangin namin na maibsan na, Panginoon, yung problem na sa aneurysm. Madala na siya sa regular room at makalabas na po siya agad sa wala sa ospital. We lift up to you, nanay, mami po ni Sister Elvi. Meron po siyang dementia. Ingatan niyo po siya palagi. Ilayin niyo po siya sa COVID-19. At hindi po siya mapabayaan na walang tumitingin sa kanya, Panginoon. Alangin namin si Yafa, complete healing sa kanyang asthma, Panginoon. Si Lydia na merong Huntington disease. Arlene Haino, may diabetes. Si Tony na merong diverticulitis. Si Noli, mababa po yung kanyang platelets. Bianca P, lagi po siyang may sakit ng ulo. Si Wina, multiple lumps on her body. Karen, multiple cysts in ovaries. Sayid Asfahan, multiple sclerosis. Chrysaline Ibarra, end stage po yung kidney disease niya. Meron po siyang blindness on one eye. Talangin namin po na hipuin po sila, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. Si Sister Fe, ang kanya pong si sa left eye, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na hindi na kailangan ng surgery, mawala po ito as soon as possible, Panginoon. Pati yung kanyang pain sa ankle, Panginoon, dalangin namin at tanggalin niyo, Panginoon. We pray for May, meron po siyang ubo, pasensya, Castillo. Siya po ay nahulog at tumama ang kanyang ulo. Dalangin namin na safe siya, Panginoon, na wala pong side effect yung kanyang pagkabangga ng ulo. At umayos siya po agad. Si Baby Cassie Chua, meron siyang PEG or PEG operation and tracheostomy. Inaangat po namin sa inyo itong mga bata na ito, Panginoon. Kayo po ang umipo sa mga unting anghel niyo, Panginoon. Si Gia Borhan Baha, heart bypass operation. Si Baby Aris Fernandez, Baby Sofia Marie Prudencio with pneumonia. Aldrin Marcos Nival, anemia, UTI. JC, cataract surgery. Imelda Valdez and family, meron po silang flu. Gamitin po si Brother Ramon ng iRadio na meron po siyang hindi po maganda yung pakiramdam niya. Pagalingin niyo po sila para makabalik po sila sa kanilang ministry. Si Sister Amy na mayroong allergy sa tubo, pagalingin niyo rin po, Panginoon. Panginoon, lahat po ng dumaranas,
tinatawag na cancer, Panginoon, wala pong cancer sa inyo. Naniniwala kami na kaya niyo po silang pagalingin. Naangat namin sa inyo si Mila, si Lynn, Isla Rose, Daniel, Sheila Tulipat, Don Richella Torres, Diane's husband, Mike C, Aleth, Vina, Joanne, Zenith Sarabia, Elaine, Beth Bukalan, Aiza Madlangawa, Angie Galden, and si Regina Crowley. Dalangin namin na mawala ang cancer nila sa lalong madaling panahon. Ipuhin po sila, Panginoon. Lord, dalangin po yung mga positive for COVID-19. Dalangin namin na maging wala pong side effect or iba silang maramdaman after quarantine. They'll be out, my God. Si Wendy, si Roland, Jacqueline, Cole, Phoebe, Paul Hyder, Red Nuestro, Johan, and Yana Justiniano, si Jack at ang kanyang pamilya, Panginoon. Gawin niyo po silang negative lahat sa susunod na result ng kanilang test at hindi na po silang huling dapuan ng sakit. Inaangat din namin sa iyo sa panalangin ang Louisiana, ang Mississippi na dinaanan lamang ng bagyo noong isang araw lamang. Kayo po ang magbigay ng bahay dun sa mga nawalan. Yakapin niyo po yung mga namatay at Panginoon. Dalangin din namin ang pamilya ng 13 American citizen na namatay sa Afghanistan na kayo po ang mag-comfort sa lahat ng pamilya na ito, Panginoon. Dalangin namin ang buong Afghanistan, Lord, na baguhin niyo po ang pangyayari dito. Pwede niyo pong ayusin ito. Pwede kayong gumamit ng mga tao, Panginoon, na pwedeng maging maging magamit niyo sa pagbabago ng bansang ito. Dalangin namin na mawala sila sa kaharasan, magkaroon sila ng malaya at masiglang gobyerno at pamumuhay, Panginoon. Mawala po sana yung mga namamatay na bata at mga babae at matatanda, Panginoon. Itigil niyo po ang gera. Dalangin namin, Panginoon, na kayo lamang pwede namin puntahan sa mga ganitong pagkakataon. We pray for Haiti na devastated ng earthquake, Lord. Kayo po, Panginoon, ang yumakap sa mga nawalan, mga tao na namatay, Panginoon. Dalangin namin na kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-provide sa mga pangailangan nila, Panginoon. Pinaka-importanting provision, Lord, ay yung spiritual na pagkakilala sa inyo, Panginoon. Salamat sa papangyarihan ng panalangin. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po. Thank you for joining us in prayer. Now, we're gonna close our prayer gathering at saka ang benediction po kung pwede po si Pastor Bert. Amen. Yeah, tayo po yung magpasalamat. Amen. Praise God. Maraming salamat po aming dakilang Ama na tunay o Diyos na kayo po ay Diyos na dumidinig sa lahat ng aming panalangin. At kayong Diyos na kumakalinga at gumagabay sa lahat ng aming mga kahilingan at pangangailangan. Kayo ang kumakatagpo, O Diyos. Salamat po sa gabing ito at kami po'y naniniwala, Panginoon, kagaya ng iyong mensayo, yung salita, na if we will delight ourselves unto you, O God, you will give the desires of our heart. More than that, O Lord God, kasama na po itong aming mga dalangin na dalangin namin, O Diyos, na ito ay inyong selyuhin, Panginoon, na inyong banal na dugo. At dalangin namin patuloy na ang lahat ng ito, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, sa iyong kakapanahunan, Panginoon, ito'y lahat ay magkakaroon ng kalunasan, Panginoon Diyos, sapagkat kayo ang Diyos na tunay na sumasagot. At sa ikapupuri ng iyong pangalan. At kami po'y naniniwala, O Diyos, na kahit na sa panahon na ito na napakasungit, Panginoon, sabi nga na it's terrible times on the last days. But we also believe, O Lord, on the last days, as you have promised, you will pour out your spirit, na your young men, as you have said, Lord God, your sons and daughters will prophesy. The old men shall
dream dreams, and your young men shall see visions. Kahit na yung mga katulong o kasama sa bahay, Panginoon, sila ay makakaranas ng yung pagbuhos, Panginoon, ng yung Santong Espiritu. Kaya naniniwala kami, Panginoon, ito'y aming mararanasan, O Diyos. At nagsisimula na, nagpasimula na, O Panginoon, maging sa iglesia namin, ito'y aming nararanasan na, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, at sa aming ang paghimlay sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo na kami ay mahimlay ng may kapanatagan, may kapayapaan sa aming mga puso na lahat ng aming dinalangin, Panginoon. Ito ay inyo nang kinatagpo, Panginoon, at nasagot na, Panginoon. So, Panginoon, ayan mo nga ang iyong pagpapala at ang iyong pag-iingat ay gawat sa bawat isa. At ayan mo nga, Panginoon, ang iyong mukha, Panginoon, your face, O God, as you have promised. Turn your face towards us and be gracious to us, Father God. At ganun din, Panginoon, na ang iyong kapayapaan, Panginoon, ito na'y naming makamtan. Salamat po sa gabing ito. Ayan mo nga, ang bawat isa ay inyong ingatan at pagpalain at ibaon muli na bukasan. May taglay ng kalakasan at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming bibigyan ng kagaya na sinabi mo, we will delight unto you, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang aming nanasain at bibigyan ng kapurian sa aming mga buhay. Ito po ang aming iling at dalangin ng bawat anak mo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. 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 Praise God. Amen. Asa na, sir? Asa? Nakamute ka. Ay, sorry. Paalala lang po, these are just the general prayer request. So, yung mga specific at saka yung mga private prayer request po ninyo, pinagpa-pray po ng mga pastors. So, just keep them coming. Kung sino man po yung mga nanonood din or manonood ng video na to, just keep your prayers coming and pinagpa-pray po namin lahat. So, ayun po. Maraming salamat po. And time for picture. Ayan na. It's class picture time, guys. Aray ko. Ito na ang ating classmate ko. Ayan. Ayan na si Malaya. Opo. Paano ba? Ayan. One, two, three, smile. Okay, isa pa, isa pa. Sorry. Cons. Ayan. Yes, cons. Yeah. Naka-Korean pa talaga. Libriel ganyan. Mahalo. Ayan. Ay, one, two, three, smile. Mahalo. Thank you. Ayan. Good night. Thank you po. Night po. God bless. Good night. Bye-bye. Bye.